Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Ang karanasang matutunghayan niyo ngayon ay ang naranasan ng isa sa aking mga taga-subaybay. Tatawagin na lang natin sa pangalang Juan. Ibabalik niya tayo sa mga panahon siya ay nagbabakasyon sa kanyang lolo sa isang bayan na matatagpuan sa probinsya ng Capiz. Sa mga panahon ito ay nagbibinata pa lamang si Juan. At isang umaga. Apo, gumising ka na dyan. At samahan mo yung lola mo sa bayan. Mangungulang ako ng mga panggatong sa gubat. Sige lo, bigyan mo ako ng ilang minuto. Sagot ni Juan sa kanyang lolo. At makalipas ng ilang minuto ay lumabas si Juan sa kanyang kwarto. Nakita naman niya ang kanyang lola na nakaupo sa tapat ng hapagkainan habang nagkakape. Magkape ka muna, iyo. O siya, aalis na ako. Dagdag pa ng kanyang lolo. Sige lo, mag-iingat po kayo. Sagot naman ang binata at agad namang umalis ang kanyang lolo. Maya-maya pa'y nagsabi ng kanyang lola na sila ay pupunta na sa bayan para mamili ng mga kanilang uulamin sa umagang iyon. Kinuha naman ni Juan ang bayong sa mga kamay ng kanyang lola. Hindi pa man sila nangangalahati sa paglalakad, ay napahinto ang matanda. La, meron po bang problema? Nagtatakang tanong ni Juan. Nagsabi naman ng matanda na nakakaramdam ito ng kaba at parang may bumubulong sa kanya na bumalik sa kanilang bahay. Nakaramdam naman ang kilabot si Juan, kaya sinabihan niyang matanda na bumalik na lamang. At sa pagdating nila sa kanilang bahay ay agad niyang tinawag ang kanyang lolo. Pero walang sumasagot. Kaya naman napagpasya nila na punta ng gubat na kung saan nanguha ng mga panggato. Nang makarating sila doon ay hindi nila ito makita. Nagsabi naman ang lola ni Juan na sa bahagi na iyon ay doon madalas nangunguha ng mga panggatong ang kanyang lolo. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Pedro. Lo Pedro, nasaan po kayo? Malakas na sigaw ni Juan. Walang sumasagot, kaya naman naisipan nila maglakad pa ng maglakad. Hanggang sa nakita nila si Mang Pedro. Nakita ito ng lola ni Juan na nakahandusay sa ilalim ng puno ng akasya at sa mga sandaling ito ay wala na siyang malay. Nagtataka naman ang mga ito kung bakit napadpad doon si Mang Pedro. Sapagkat malayo ng bahagi na yon sa kung saan madalas sila nangunguha ng mga panggato. Lo, lo, gising! Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bulalas na lamang ni Juan sa mga sandaling ito at nang dahil hindi ito tumutugon ay agad siyang binuhat ni Juan kahit na mabigat ito. Pero hindi alintana ang bigat ng kanyang lolo sapagkat natataranta na ito at nakakaramdam ng kaba. Habang binabaybay nila ang masukal na daan ay biglang umaling ngaw-ngaw ang isang tunog na pinaniniwalaan nilang tunog ng aswang. Mas binilisan nila ang paglalakad kahit na meron ng liwanag. Bago pa man sila makarating sa kanilang bahay, ay nakasalubong nila ang isa nilang kabaryo na tawagin na lang nating Rene. Oh, anong nangyari kay Mang Pedro? Tanong niya.
Hindi namin alam, tol. Tulungan mo ako. Sagot ni Juan. At nang marating nila ang kanilang bahay, ay agad nilang inilapag si Mang Pedro sa mahabang mesa. Kaagad namang humingi ng saklolo ang lola ni Juan sa kanilang mga kabaryo. At makalipas lang ang ilang sandali, ay dumating sila na may dalang tricycle. Agad nilang isinakay si Mang Pedro para dalhin sa pinakamalapit na bahay paggamutan at sumama din sa kanila si Rene. Ito ang unang araw ng pagbabakasyon ko dito. Pero bakit ito pang nangyari kay Lolo? Meron pa sana kaming gagawin sa araw na to. Sabi ni Juan. Hindi talaga natin alam ang pwedeng mangyari. At siya nga pala, saan nyo nakita si Mang Pedro? Tanong ni Rene. Doon sa gitna ng gubat. Hindi nga namin alam kung bakit siya napadpa doon. Nagtataka nga si Lola. Sagot naman ni Juan. Naguguluhan ako. E anong ginagawa niya doon sa gubat? Tanong pa ni Rene. Maaga niya akong ginising kasi mangunguha daw ito ng mga panggatong sa gubat. At nung papunta na kami sa bayan, nagsabi si Lola na nakakaramdam daw ito ng kaba. Kaya bumalik kami sa bahay. Ngunit nakita namin na hindi pa nakakabalik si Lolo. Kaya naman sinundan namin siya sa gubat. Ayun, natagpuan naming nakandusay. Wala nang malay. Ganun talaga. Konektado sa atin ang mga mahal natin sa buhay. Nararamdaman natin kung merong nangyayaring masama sa kanila. Humihinga pa naman si Mang Pedro. Wala naman siyang anumang sugat. Sagot na lamang ni Rene. At nang marating nilang bahay paggamutan, ay agad nilang ipinasok si Mang Pedro. Nang mailapag ito sa isang kama, ay bigla itong huminga ng malalim at bumangon bigla. Tinitigan niyang bawat isa sa kanila at wala itong anumang sinasabi. Lo! Lo! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Juan. Aswang! Sagot ni Mang Pedro. Ano? Aswang? Tanong naman ni Juan. Sa mga sandaling ito ay hindi makapagsalita ng maayos si Mang Pedro. At tila ba meron talagang nangyari sa kanya? Sinabihan naman sila ng isang nurse na lumabas muna para masurin nilang kalagayan ni Mang Pedro. Kagad naman silang lumabas at nag-usap-usap. Baka na-stroke si Mang Pedro. Sabi ni Rene. Huwag naman sana, tol. Huwag naman sana. Sagot na lamang ni Juan. Maya-maya lang ay pinapasok ang lola ni Juan at kanyang tinignan ang kalagayan ni Mang Pedro. At makalipas ang ilang minuto ay pinapasok din sila. At nang makita nilang matanda, ay nagsimula silang magtaka kasi masigla na ito at nakakapagsalita na ng maayos. Lo, anong nangyari sa'yo doon sa gubat? Ayos na po ba kayo? Tanong ni Juan. Sa bahay ko na ikukwento sa inyo at pwede na rin daw akong lumabas mamaya. Makalipas ang ilang oras ay lumabas nga ang mga ito. At sa pagdating nila sa kanilang bahay ay agad na sinabi ni Mang Pedro kung ano ang nangyari sa kanya dun sa gubat. Habang ako'y nangunguha ng mga panggato, ay meron akong nakitang malaking baboy Ramon na naglalakad sa di kalayuan. Eh hindi pa man kayo pinapanganak, ay marami na talagang pag-alagala doon sa gubat. At minsan nga, sumasama pa ako kay tatay sa panghuhuli ng mga ito. Pero habang lumilipas sa mga panahon, ay unti-unti silang nauubos. Kaya naman nung nakita ko ang isang ito,
ay agad ko siyang sinundan. Kasi inisip ko na meron pa palang natitira doon sa gubat. Pagkarating niya sa likod ng puno ng akasya, ay hinintay ko itong lumabas. Subalit lumipas lang ilang minuto, ay hindi na nangyari iyon. Kaya naman lumapit na ako sa puno. At nung makikita ko ng likod, ay nagulat ako nang makakita ng matandang nakatuwad. At hindi ko na makita ang baboy ramo. Nung nagkatitigan kami ng matanda ay bigla na lamang akong bumagsak at nawala ng malay. Hindi nga ako makapaniwala na buhay pa ako ngayon. Akala ko kinainan niya ako. Mahabang kwento ni Mang Pedro. Kung ganun Mang Pedro, totoo nga mga kwento-kwento dito ngayon sa atin. Merong umaaligid na aswang. Sabi ni Rene. Kwento? Hindi naman namin alam ang tungkol dito. Hindi kasi kami masyadong lumalabas ng bahay. Sagot ni Mang Pedro. Kanina nga po habang papalabas kami ni Lola sa gubat, meron kaming narinig na tunog na ayon kay Lola ay tunog ng aswang. Maaari nga natunog ito ng isang aswang kasi aswang din ang dahilan kung bakit ako nawala ng malay. Pero parang pamilyar sa akin ang matandang iyon kahit na tinatakpan pa ng kanyang mga bukang ilang bahagi ng kanyang mukha. Parang minsan na kami nagkita. Sagot ni Mang Pedro. Tagarito po ba sa atin Mang Pedro? Tanong naman niya Rene. Hindi lang ako sigurado. Basta minsan na kami nagkita. Napailing na lamang sina Juan sa mga sandaling ito. Kinagabihan, ang akala nila ay makakatulog sila ng maayos. Pero hindi sila pinatulog ng mga tunog at huni na kanilang nadidinig sa paligid ng kanilang bakuran. Alam nila na mayroong umaaligid na aswang sa mga sandaling ito. At bandang alas 9 ay pumasok si Mang Pedro sa kwarto ni Juan. Juan, huwag na huwag kang matulog. At kung maaari, doon ka na muna sa aming kwarto. Pabulong na sabi ni Mang Pedro. Sige lo, susunod ako. Makalipas ang ilang minuto, ay sumunod si Juan sa kwarto ng kanyang lolo at lola. Sa pagdating niya doon ay nakita niyang kanyang lola na nagdarasal ng taimtim. Si Mang Pedro naman ay pasilip-silip sa labas ng bintana upang tignan kung meron ngang umaaligid sa kanilang bakuran. Sa mga sandaling ito ang tanging nagbibigay liwanag sa paligid ay ang sinag ng buwan. Lo, wala ka namang ginawang masama. Bakit ka pa niya babalikan? Tanong ni Juan. Eh ganun talaga ang mga aswang. At hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon kami ng ganitong karanasan. Naaalala ko nung ipinagbubuntis pa lamang ng iyong lola ang iyong tatay. Meron din kaming naging karanasan noon. Sagot ni Mang Pedro. Walang kaabog-abog ay nakarinig sila ng mahinang lagapak sa bubong ng kanilang bahay na tila ba merong lumundag na pusa. Kaagad namang napahawak si Mang Pedro sa dalawa. Huwag kayong maingay. Sigurado akong aswang yan. Kasi kung normal na pusa lamang yan, hinding-hindi maaabot ang bubong natin. Kasi mataas at wala naman siyang pwedeng patungan. Pabulong na sabi ni Mang Pedro. Sa mga sandaling ito ay kinakabahan na si Juan at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nakapwesto ito sa gilid ng bintana. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mahinang pagingal na kung hindi papakinggan ng mabuti ay hindi madidinig. Pero namang nagudyok sa kanya na silipin ng labas. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga mata sa isang maliit na siwang
Subalit napaatras ito nang makakita rin ng mga mata na nakatingin sa kanya. Anong problema? Tanong ni Mang Pedro. Lo, may mga matang nakasilip. Agad namang binuksan ni Mang Pedro ang bintana, subalit wala siyang makita. Pero nakarinig ito ng mga yapak na papunta sa likod ng kanilang bahay at tila ba merong kakaalis lang sa tapat ng kanilang bintana. Meron niyang umaaligid sa atin. Dito lang kayo. Pagkatapos sabihin ni Mang Pedro mga katagang ito, ay kaagad siyang lumabas ng kwarto. Susundan pa sana ito ni Juan, subalit pinigilan siya ng kanyang lola. Lumabas ng bahay si Mang Pedro at kanyang kiniskis sa buhangin ang hawak niyang itak. Ano? Magpakita ka! Pasigaw na sabi ni Mang Pedro at meron siyang binanggit na isang pangalan. Agad namang natigilan ang lola ni Juan at nanlaki ang kanyang mga mata. Tawagin na lang nating Cordapi ang binanggit ni Mang Pedro. Bakit la? Sino po si Cordapia? Kilala niyo po ba? Tumango ang kanyang lola at nagsabi na si Cordapia ay ang lola ni Rene. Matagal na daw nila itong hindi nakita doon sa kanilang baryo at inisip din ni Juan na kaya pala hindi ito sinabi ni Mang Pedro nung kasama nila si Rene. Hindi pa man daw pinapanganak si Juan ay bantog na si Cordapia sa kanilang baryo sapagkat ilang beses na itong nahuli ng ilan nilang kabaryo. At nung palala ng palala ang kanyang pambubulabog ay pinalayas ito ng sarili niyang pamilya. Kaya naman labis ang pagtataka ng lola ni Juan kung bakit siya bumalik. Cordapia, wala akong ginawang mali. Pasigaw na sabi pa ni Mang Pedro at napagpasyanan ni Juan na sundan ito sa labas ng bahay. Nang marating niyang kusina ay agad siyang kumuha ng isang patalim at kaagad na tumungo sa kinaroroonan ng kanyang lolo. Walang kaabog-abog ay nakarinig sila ng malakas na lagapak sa bubungan. Pareho silang napatingin doon at unti-unti nilang nakita ang isang figura ng tao na nakadapa habang nakatingin sa mga ito. At nang mapasulap naman si Juan sa labas ng kanilang bakot, ay meron siyang nakitang dambuhalang baboy ramo. At ito rin daw ang nakita ni Mang Pedro sa gubat. Nang dahil sa takot ay kaagad na pumasok ang dalawa at sinara mga bintana at pinto. Ang tanging nagawa na lamang ni Mang Pedro ay ang magparinig sa mga sandaling ito. Meron siyang mga binanta na kung hindi sila titigilan ay malalaman ng buong baryo ang kanilang pagbalik. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay wala na silang narinig na anumang ingay sa paligid ng kanilang bahay. Pero hindi pa rin sila naging kampante. Pag na huwag ang matulog iyo, magbantay tayo. Huwag tayong magpakampante. Kasi mga traidor mga yan. Sabi ni Mang Pedro. Sige lo, makikiramdam ako. Sagot naman ni Juan. Sumikat lang ang araw ay wala silang narinig o naramdaman. Maaga namang pumunta sa kanilang bahay si Rene at ni isang salita tungkol sa lola niya ay wala siyang narinig sapagkat ang pagtigil ng pagpaparamdam sa kanila ay isang tugon mula sa lola ni Rene para kay Mang Pedro. Sa isang linggong pananatili ni Juan doon sa bahay ng kanyang lolo at lola ay wala silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa mga kababalaga na ito. At makalipas nga ang isang linggo, ay umuwi si Juan sa bahay ng kanyang mga magulang at naging mas matatag pa ang kanyang pananampalataya sa kataas-taasan. Dito ko natatapusin ang kwento.